back to school na kasi Ma'am si Marinela yung mga estudyante, 'di ba? At ito maganda rin pong idea lalo na po doon naman sa mga magulang na ngayon pa lang na taon na ito papasok yung kanilang mga anak mga sa eskwela. Naghahanda na, no? Naghahanda na at tuturuan po tayo ngayon ano kung paano ang mga outdoor activities pala ay nakakatulong din ho sa Thank you po. Salamat po. Yes po, magandang hapon. Ma'am Sharon, ano, sabi nga itong Forest School Philippines ay nagbibigay po ng kakaibang paraan ano, para matuto yung mga bata. Ito nga yung sa pamamagitan ng outdoor activities. Ano. Paano po ito nyo sinasagawa? Yeah, siguro po the best way para ma-explain po sa inyo is i-explain ko rin po na meron pong 6 principles ang Forest School. Mm-hmm. So unang-una, sa labas po namin siya ginagawa, wala po talaga kaming classroom. Mm-hmm. So meron po akong location partners sa Santa Elena, sa Laguna, at meron din po tayong isang partner sa Silang. Yung pangalawang prinsipyo po ng Forest School ay long-term po siya. So minsan kasi pag naka-enroll ang isang bata sa eskwelahan, di ba parang saka lang lalabas kapag field trip na nangyayari, siguro minsan lang po sa isang taon. Oo nga. Pero dahil po long-term ang Forest School, ito po yung lagi naming ginagawa. So nasa labas ang mga bata kahit na po umuulan at hindi po siya field trip. Ang ginagawa po natin sa Forest School ay every week po na nasa labas ang mga bata. Mm-hmm. Yung pangatlong prinsipyo naman po ay ito po ay learner-centered, na naniniwala po kami na ang bata mismo meron na po siyang ano, kakayanan, at kailangan lang po natin silang gabayan para lumabas yung abilidad or yung kakayanan na yon. Mm-hmm. Sa pamamagitan po ng laro at ang tinatawag nilang choice. So kapag ang bata po nabigyan ng permiso na piliin kung ano yung gusto niyang i-explore or ano yung gusto niyang laruin, mas engaged po yung bata at meron siyang internal motivation. So medyo mas tumatagal yung yung panahon niya sa exploration na yon. Mm-hmm. Yung pang-apat naman po ay holistic po ang Forest School. So ibig sabihin po, hindi lang po kami nakatutok sa academics ba. Mm-hmm. So kundi yung buong katauhan ng isang bata. Alam ko, familiar po tayo doon, di ba? Mm-hmm. So yung physical. So yung physical na de-develop kasi pag nasa labas, napakadaling tumakbo, tumayo, tumalon, tumambling. And maliban dun sa physical, yung social skills. So hindi po sila nakaupo na tahimik lang na buong session, kundi maari po silang makipaglaro sa kanilang mga classmate o kapwa mag-aaral. Mm-hmm. At meron din po yung tinatawag natin na emotional aspect ng bata. So pag nasa Forest School sila, maari silang sumigaw. Mm-hmm. Pag nagagalit sila, maari silang aliyon, maari silang umiyak pag napaprustrate sila. So yun po yung holistic portion ng Forest School. Mm-hmm. Ang panglima po, ina-encourage po natin ang risky play sa mga bata. Dahil pag na-expose po ang mga bata sa risk, halimbawa na po dyan, ang pag-akyat ng puno. Mm-hmm. So, pag naka-experience sila ng pag-akyat ng puno, ang nadudulot po niyan ay tumatatag ang kanilang loob at nagkakaroon sila ng tiwala sa kanilang sarili. Mm-hmm. At ang pang-anim po na prinsipyo ng Forest School ay hindi po mga guro ang tawag sa amin. Kami po ay Forest School leaders. At ang papel po namin ay hindi turuan ang mga bata, kundi facilitators or gabayan ang mga bata. So minsan, dahil nga hindi po kami guro, ang mga bata mismo nakikipaglaro sa amin, nakikipagkwentuhan. Mm-hmm. So doon po sa anim na prinsipyo ng Forest School na yon, doon po nyo nakikita kung paano po naisasagawa ang Forest School. Doon sa anim na prinsipyo na yon, Ms. Sharon, nabanggit nyo na rin din yung mga
kumbaga parang nagagawa nun sa bata yung epekto nung mga prinsipyo na ito sa development ng bata, emotional, mental, and physical, ano. And also, Miss Sharon, matanong na rin ho natin, ano naman ho yung mga particular na talaga mga aktibidad ho na ginagawa nila once po sila ay naka-enroll na ho dito po sa inyong Forest School Philippines? And also yung age po, ano, usually po ilang taon po yung mga bata na tinatanggap po ninyo, yung bracket ho ng edad nila? Opo. So ang mga tinatanggap po natin ay 3 to 12 years old. Mm-hmm. Mixed age po talaga yan. Mm-hmm. Oo, mixed age kasi meron din pong naidudulot sa mga bata. So yung mga mas matatanda, natututo silang maging leader. Mm-hmm. Kasi sila yung nagiging tagapangalaga ba nung mga bata. Samantala, yung mga bata na naman na naka-join, na tinitingala nila yung mga mas nakatatanda. So, mas mabilis silang natututo. Mm. So, kunyari, 3 years old, nakita niya na yung 8 years old, ay, kaya niya palang umakyat sa puno. So, ibig sabihin nun, nagkakaroon din siya ng confidence. Yes. Kaya din niya. Kaya pa rin pala yan gawin. Mm. So, in terms po dun sa tanong ninyo na anong activities, so, maganda po na nabanggit niyo yung age bracket, ano, kasi usually yung mga 3 to 6 sila po yung parang nag-explore lang talaga. Mm-hmm. Hindi mo sila maturuan ng ng lesson na talaga makikinig siya sa iyo na na straight na 5 minutes. So karamihan po niyan either naghuhukay ng lupa o kaya o makakita ka ng centipede o millipede. So mag-wonder ka, oh, ano kaya yung ginagawa ng mga insects na to? Samantalang yun naman pong mga medyo mas matanda, so from 7 to 12 years old, ang mga activities po, nag-offer na po ako ng mga risky play sa pamamagitan ng pag-introduce po ng tools. So, yung tools na po yun, pwedeng lagari, pwedeng kutsilyo, pwede rin po kami magsimula ng fire or ng apoy during the session. Yes po, ano, Ma'am Sharon. Ma'am, tips na lang din, ano, sa mga magulang, kasi usually, 'di ba, nasanay ang mga parents na talagang nasa school, sa classroom ng nag-aaral yung mga bata. Kung syempre parang maninibago sila kung dito sa Forest School Philippines. Ma'am, ano po ang maipapayo niyo sa mga magulang, ano? Lalo na yung mga hindi pa ganun sila kalawak yung pangunawa nila when it comes to this po. Opo, so siguro pinakamalaking bagay doon is yung pag-shift po ng mindset. Sanay po kasi tayo ngayon na parang lahat ng challenges na hinaharap ng bata sinasolve natin. So, maari po nating hayaan sila na magkamali at ma-discover nila kung paano isolve yung problema na yon. Pangalawa po siguro is bigyan po natin sila ng time and ng space. Hindi ko po alam kasi nung bata naman tayo, di ba? Pag pinalabas tayo ng magulang natin sa labas, nasa labas lang po talaga tayo na naglalaro. Pero ngayon, parang napakadami po nating sineschedule na gawain ng mga bata. At pangatlo po siguro is mag-schedule po tayo ng oras para po lumabas. And instead po siguro sa mall, tayo pupunta, baka po pwede sa wildlife, sa La Mesa Dam, o kaya sa Arocero Eco Park, di ba? Sa nature, ano, nature ho talaga yung mga bata masasanay. Ako, Miss Sharon, nasa mother din po, no, yan din yung isa sa mga talagang ginugol ko kapag kami po ay umaalis as a family, yung talagang nature, at makikita mo talaga dun sa bata yung saya and also yung curiosity niya sa paligid na ang dami niyang nakikita na sa TV niya lang nakikita, di ba, Miss Sharon? At napakalaking tulong ho niyan kasi ngayon talaga ang mga bata ho lagi na lang nasa gadget. So ngayon dapat lumabas naman sila. May syempre ang sunod na tanong yan, Miss Sharon, sa lahat ho ng mga interesado, magkano naman ho kaya, no, yung kumbaga yung once na ma-enroll nila yung kanilang anak dito po sa Forest School, yung range lang naman ho, average lang po ng inyong pricing dito po sa Forest School? Apo. So yung ang term, ang isang term sa loob po ng tatlong buwan yan, nasa 10,000 to 12,000. Mm-hmm. Every week yun, ma'am. So nag-meet po tayo every weekend.
Oh, every weekend. Every weekend lang po ang klase, kung baga parang gano'n. Opo, kasi may mga naka-enroll po sa atin na nag-aaral po sa talaga school. Sa traditional school. Mm-hmm. Mm-hmm. So, every weekend yun ang papasukan nila. Kung baga once a week lang po yan, or yes, Saturday, po. Sunday. Yes po, either Saturdays or Sunday. Once a week. Ah, okay. Mm-hmm. Kasi marami rin po mga magulang na nagtatrabaho na rin. So, yung extra time po nila is weekend lang po. Opo. Tama naman. Oo. At para sa lahat na lang po ng mga interesado, saan po kaya kayo maaaring makontak o ang inyong social media page? Opo. So, nasa Instagram at Facebook po tayo sa at @forestschoolph. At kung kayo po ay nakikinig mula sa Cebu, meron din po akong partner sa Cebu, ang hashtag. Pwede niyo naman po siyang i-follow sa @forestschoolcebu. Pareho pong Instagram at Facebook din po 'yon. Mhm. Ayun, para naman ho sa kakaibang experience at creativity ng inyong mga anak. Ito po ang outdoor fun and activities na matututo pa sila ang Forest School Philippines. Maraming salamat ho, Ms. Sharon Cortez, and thank you so much po. Mabuhay ho kayo. Salamat maraming po. Maraming salamat. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Eka Nanay.